Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Isang kagalangan po sa akin na ako po'y magbahagi po sa inyo ng salita po ng Panginoon sa umaga po nito. Sa ating pagpapatuloy, nais ko pong magtanong ng isang katanungan. Sa ating mga Kristiyano, ano-ano po ba ang nakapagbibigay kaligayaan sa buhay po natin? Kung ang pag-uusapan po natin ay ang material na bagay, malawak po yan, napakarami po niyan. Una, binigay mo ako ng ilan. Yung pera, di po ba? Kapag marami kang pera, sabi ng mga tao, eh talagang masaya ka sapagkat mabibili mo ang iyong gusto. Ang iyong naisin na bilhin. Pangalawa, kasakyan. Kung mayroon kang kasakyan, pwede kang pumunta kahit saan mo gustuhin sapagkat mayroon kang makagamit sa mga transportation na gusto mong puntahan. Pangatlo, yung bahay, mga hari-harian, business, at magandang trabaho, at marami pong iba. Yan po'y nagbibigay po ng pansamantalang kaligayahan sa buhay po ng isang tao. Pero, kung ang pag-uusapan naman po natin yung pangalanggang kaligayahan o yung spiritual na kaligayahan, sino po ba ang nakapagbibigay kaligayahan sa atin sa panahon ito? Marahil, yung mga iba pong Kristiyano na agaw na po, ng material na bagay, ang kaligayahan, ang buhay nila ngayon. Ang ibig ko pong sabihin, mas paligaya pa sila ngayon sa tinatangkilig nila kaya sa Panginoon. Yun po ang hindi maganda. Dito po sa ating mensahe, makikita po natin ang mga bagay po niyan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Awit 7, verse 4. Ganito po ang sinabi ni Haring David, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang mga pangarap mo'y makakamdan. Si Haring David po ay isang haring tanyag, isang matalinong hari. Siya'y mayamang hari. Nasa kanya na ang lahat. Pero, ang hinahanap niyang kaligayahan ay hindi sa mga bagay na material, kundi sa Diyos ang sabi niya, muhanapin ang kaligayahan. Totoo naman po yun, mga kapatid. Kaya sa umaga po na ito, meron po ako tatlong bagay na pwede po natin maranasan ng kaligayahan na galing sa Panginoon. Una, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa kanyang mga salita, mga kapatid. Ang sabi po ni Haring David, dito po sa aklat po ng Awit 16, verse 11. Akin po babasahin. Iyong ituro sa akin ng landas ng buhay. Nasa iyong harapan ng kapuspusan ng kagalakan, nasa iyong kanang kamay, ang kasayaan magpakailanman. Tingnan po natin ang sinabi ni Haring David. Bagamat si Haring David po ay tanyag na hari, isang magaling na hari, isang matagumpay na hari, pero hindi po niya ipinagmamalaki ang mga bagay niyo. Kundi, nakapahilalim pa rin siya sa payo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po sabi niya po dito, ituro sa akin ang landas ng buhay. Ang nakadepende pa rin ng kanyang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ang sabi po dito, nasa iyong harapan ang kapuskusan ng kagalakan. Kung iwalay siya sa Panginoon, eh walang kagalakan sa kanya bagamat si hari. Bagamat siya isang tanyag na hari, bagamat siya isang mayamang hari. Kaya nakapahilalim siya sa mga salita po ng Panginoon. Nag-i-enjoy po si Haring David sa mga salita po ng Panginoon. Ito naman po sa aklat po ng Awit 119, verse 14. Ang sabi po niya, ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga pagtuo. Sapagkat nakikita po niya ang pag-ilos po ng Diyos sa buhay niya. Yung bawat tagumpay niya,
Hindi po niya kinikilalang sa kanya tagumpay yun, kundi tagumpay ng Diyos. Ito yung pinapakita sa kanya ng Diyos sapagkat si David ay nakapailalim sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga payo. Kaya ang sabi po niya dito sa verse 14, ako'y nagagalak sa iyong mga daan, naging pagtuo, na gaya ng aking kayamanan. Ako'y magpupulay sa iyong mga tuntunin at gagalak sa iyong mga daan. Ang sabi niya ni David, habang nakikita po niya ang testimony po ng Diyos sa buhay niya, yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, ang sabi po niya ni David, ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Habang binabasa po niya, habang pinagbubulayan po niya ang salita ng Panginoon, nandun po yung respeto, nandun po yung paggalang, nandun po yung pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon sa kanyang kalooban. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga parangtunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong mga salita. Gawin mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Sa gayon namin susundin ang iyong mga salita. Sabi po niya, David. Napakaganda po mga salita ang binagin po niya. Dito po sa kanyang sinabi. Dito po sa aklat ng awit 119. Ang sabi niya, gawin mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Kasi, bagamat tayo po'y nabubuhay mga kapatid, hindi po talaga tayo may hawak ng ating buhay. Nakasalalay pa rin sa Diyos ang ating buhay. At nasa sa atin yung desisyon kung tayo ba ay magpapailalim sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kagaya po niya ni David ang sabi niya, gawin mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Sa gayon, aking susundin ang iyong mga salita, ang sabi po ni Aring David. Ang ibig lang pong sabihin ni Aring David, habang siya nabubuhay, habang malinaw ang kanyang isip, habang malakas siya, ang sabi niya po dito, susunod at susunod siya sa mga salita po ng Panginoon. Sapagat doon po natin may experience ang ating Diyos. Kasi kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka nagbubunay, paano makikilala ng lubusan ng Panginoon na yung sinasinang palatayanan? At sa pamamagitan lamang po ng kanyang mga salita, doon lang po natin naranasan ang kanyang pagkilos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang milagro sa buhay po ng bawat isa. Especially sa ating pong mga inilalapit sa Panginoon. Paano po natin nalalaman na tinutugunan na lang ng Panginoon ang ating mga kailangan kung hindi po na tayo nagbabasa ang kanyang mga salita? Kaya mahalaga po na kinakailangan ng isang Kristiyano ay nagiging maligaya siya sa salita po ng Panginoon sa pagsunod po nito. Babasa din po natin sa Awit chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Ganito po yung sinasabi niya. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Di tumatayo ma sa daan ng mga makasalanan. Di nauupo ma sa upungan ng mga maliliba. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos na tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang daon na may hindi malalanta. At anumang kanyang gawin ay giginhawa. Napakaganda po. Mapalad ang sabi niya, masaya ang isang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Sa payo ng sanlibutan. Maligaya ang tao na nabubuhay sa payo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung naniniwala po ako, kapag ang isang Kristiyano ay ang salita po ng Diyos ang siyang namumuna sa buhay niya, gaya po ng sinasabi po ni Aling David dito, eh talaga mangyayari po sa buhay po natin, maranasan po natin sa buhay po natin. Sapagkat ang kanyang sarili po ay inugnay niya sa isang puno na nakatabi at sipi ng mga hamos ng tubig. Di po ba, kapag ang isang halaman ay sagana sa tubig, no? Ang isang puno na sagana sa tubig, ano po ba ang makikita natin sa isang punong sagana sa tubig? Di po ba, yan ay sariwang sariwa, malusog ang isang puno na nakatabi sa tubig. Agaya po ng sinasabi niya ni David, ang kanyang daon ang sabi niya ay sariwang sariwa. At anumang kanyang gawin, ang sabi niya dito, higigin na ako. Naniniwala po ako na ang isang puno na sagana sa tubig
kahit hindi niya kapanahonan, ay nagbubunga siya. Ganyan po ang buhay ng isang Kristiyano kung siya ay nakababad sa salita po ng Panginoon. Kung siya ibabad sa salita ng Panginoon. Kahit na nandun na siya sa mga problema, kahirapan ng buhay, pag-uusig, mga pagsubok, eh nandun po yung kapayapaan. Hindi po siya may stress sabagat ang salita po ng Panginoon, ang sabi po niya ni David, ay tagumpay po ito eh. Nagbibigay po ito ng kagalaan at kapayapaan sa kabila po ng mga mabigat na pagsubok at problema na pwedeng dumating sa buhay po ng isang Kristiyano. Sa Diyos po hanapin ang kaligayaan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangalawa, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayaan sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos. Una, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako, hindi lang po mga kalalakihan ang pwede magbahagi ng salita ng Diyos. No? Kahit kasi sa mga kababayan, meron din po sinang mga gawain. Katulad po ng Women's Conference, Lydians Fellowship, no? O kaya, babae ka, Lydians ka, pero ang kapatid na Lydians na hindi umangatin, nangihina sa spiritual na buhay, pwede mo siyang i-visitation para bahaginan ng salita ng Panginoon. Yung words of encouragement na nagaling sa salita ng Panginoon na itong kapatid na ito na nangihina, ay ma-restore siya. Lumakas siya sa kanyang buhay spiritual para manumbali siya sa gawain para sa Panginoon. Kinakailangan, maligaya tayo habang tayo nag-share ng salita ng Diyos. Kahit ang mga kalalakihan po, kinakailangan na nandun yung kagalakan, nandun yung saya natin habang tayo nagilingkod sa Panginoon, nadaladala po natin ang kanyang mga salita. Pangalawa, sa pagbabahagi po ng Ebanghelyo, no? Kinakailangan masaya tayo, nagagalak tayo, confident tayo, na ibahagi po natin ang Ebanghelyo at abang tayo nangangaral ng Ebanghelyo ito, kinakailangan buwang loob natin na ang taong ito na sineshare natin ay maliwanagan sa dinadala po natin ang Ebanghelyo upang si Malikas din nakagaya po natin. Ano po ba mga kapatid, sabi po ng Panginoon, isang kaluluwa lamang ang manumbalik at magsisi at manampalataya sa Panginoon. Ano po ba ang mangyayari sa langit? Sabi po na ba nakasulatan, nakasalang sa anghel ang nagdiriwang sa langit. Sapagkat ito po yung plano po ng Diyos sa ating Panginoon Jesus kung bakit siya bumaba sa mundong ito upang mamatay at muling mabuhay upang tubusin ang ating mga kasalanan. No? Yan yung purpose niya. Kaya siya ng katawang tao upang bigyan ng pag-asa ang mga taong naligaw, ang mga taong makasalanan, ang mga taong mahuhulog sa impyerno. Kaya naniniwala po kung mga kapatid tayong mga Kristiyano, babae ka man at lalaki, pero po tayong obligasyon na ibahagi ang Ebanghelyo. At kinakailangan habang ibinabahagi po natin ang Ebanghelyo, nandun yung tuwa, nandun yung kagalakan na ishare po natin sa iba. Sapagkat ang Ebanghelyo po, kapag naliwanagan ng isang tao, naniniwala po kung magkakaroon din siya ng kapayapaan. Kapayapaan hindi masayod. Kapayapaan pang walang hanggan. Kagaya po natin ang nakaranas po nito. Sapagkat malalaman po ng tao na hindi na siya mapapahamak sa kapahamakan sa impyerno. Spiritual na kapanatagan po yun. No? Magpapanatag po ang kanyang buhay spiritual sapagkat alam niya na sa langit siya pupunta kapag siniran po natin siya ng gospel. Nandun po yung kagalakan, nandun yung kasiyahan na ibahagi po natin ito. Pangatlo, kinakailangan habang tayo sumusunod sa Panginoon, sumunod tayo ng buong puso. Hindi yung napipilitan. Nandun yung saya, nandun yung kagalakan habang tayo sumusunod sa Panginoon. Kaya sinabi po sa Colossians chapter 3, verse 23, sapagkat anuman ang inyong ginagawa, sabi niya, ay gawin ninyo para sa Panginoon, hindi gaya ng sa tao. Kapag ginagawa mo lang sa tao yan, ay walang disappoint ka. Kasi kapag in-stab ka ng tao na ginagawa mo ng mabuti, eh, walang disappoint ka sa kanya. Hindi po ba? Yun lang, mabiro ka niya na hindi maganda.
malilisod ka na eh. Pero kung sa Panginoon ka naka-focus habang sumusunod ka, ang pinaglilingkuran po kasi dahil dito yung Panginoon eh, hindi ang tao. Kapag naglilingkod ka ng buong puso sa Panginoon, kinakailangan natin po yung katuwaan natin, yung kagalakan sa puso natin na ibigay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Basahin din po natin yung sa Kawikaan, chapter 28, verse 13. Siyang nagtatagal ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi ginawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iwan ng mga iyon ay nagtatampo ng kaawaan. Masaya ang tao na natatakot ng lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mga hulog sa kahirapan. Sabi po ni Haring Solomon, dito po sa aklat ng Kawikaan. Gusto ng Panginoon, paglingkod tayo ng may malinis na puso, may malinis na konsensya, no? Kung meron tayong kapukulang, meron tayong kasalanan, huwag po natin itong itago, kundi ihayag natin sa Panginoon sapagkat ang mga bagay po na yan, ayad lang. Sa pwede po natin maranasan na kaligayaan na galing sa Panginoon. Naniniwala po, sabi po ni Haring Solomon, hindi magiging maligaya ang isang tao na meron siyang itinatagong kasalanan sa kanyang puso. Adlang po yan eh. Ang mga bagay po na yan ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay nalalamig at hindi nagiging maligaya sa Panginoon. Pero sabi po ni Haring Solomon dito, kung ipinapayag natin ang ating mga kasalanan, sabi niya, at natatakot tayo sa kanya, sabi po niya dito, sabi po niya dito ay magtatamo ng kaawaan. Kaawaan. Awa ng Panginoon. Nandun po yung kanyang pagmamalasakit sa atin. Hindi ba kapag lumapit tayo sa kanya at iniayak po natin ang mga bagay po na yan. Pangatlong puntos po. Sabi niya po dito, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan para magkaroon ka ng kakontentuhan. Kailangan po ng isang Kristiyano ay meron siyang kakontentuhan sa kanyang buhay. Bakit kailangan po magkaroon ng kakontentuhan? Kasi kailangan po hindi ka magiging maligaya kung hindi ka maroon ng makontento sa buhay. Kaya ang payo po ni Apostle Pablo dito po sa aklat na 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi po niya, sapagkat ang pag-ibig sa labi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nakasinsay sa pananampalataya at inuog ng kanilang sariling maraming kalumbayan. Dadapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagdidiis at kaamuan. Kakontentuhan. Kaya ang ipinapayupod sa atin ni Apostle Pablo dito ay mangilag sa pag-ibig at sa labing. Hindi naman po masama yung magkaroon ng pera. Kasi kung wala kang pera, paano makakain? Di ba? Paano ka makakabili ng gusto mo? Hindi po masama ang magkaroon ng maraming pera. Pero ang sabi po dito ni Apostle Pablo, ang ibig lang po sabihin po dito, kinakailangan maging maingat tayo. Kaya nga binanggit po niya dito eh, mag-ingat kayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag po natin ibigin ang salapi o pera. Hindi masama ang magkapera, pero kinakailangan natin yung pag-iingat. Sapagkat kapag minahal natin ang pera, kaya sa Panginoon, yun na po yung mahirap. No, yun na po yung pinakamahirap. Aagawin na po ng pera ang pag-ibig natin sa Panginoon. No. Ang mga pera po na yan, ang mga bagay po na yan na nandito sa salibutan, ay bahagi lamang po ng mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan sa atin. Ano iba kung hindi ang ating Diyos. No? Kaya sabi po ni Apostle Pablo, mag-ingat. Kaya ang payo po niya sa mga lingkod po ng Diyos, sa mga Kristiyano, dadapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Sa Hebreo chapter 30 naman, verse 5, ano po bang sinasabi dyan?
Basahin po natin. Mag-iingat kayo sa pag-ibig sa labi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Sapagkat alam ng Panginoon, kung ano po ang kailangan natin, hindi po ba mga kapatid? Hindi pa nga natin sinasabi sa Kanya. Alam na niya eh. Pero gusto niya sabihin natin sa Kanya para ma-exercise po natin ang ating pananampalataya. Para magamit po natin yung privilege sa pamamagitan po ng paghingi, sa pamamagitan po ng pananalangin, hindi po ba? Para maranasan po natin ang katugunan niya sa ating mga hinadalangin sa Kanya. Mag-ingat ang sabi po dito. Puro si Apostle Pablo po ang may sabi po nito. Mag-ingat. Kasi kung hindi ka magiging maingat, mawawala po sa atin ang pagiging contentment sa buhay po natin. Bilang conclusion po sa ating pong mensahe sa umaga po nito, mga kapatid, huwag po natin kalilimutan, mga kapatid, kanino ka ba naliligayahan sa panahon ngayon? Tandaan po natin, mga kapatid, lahat ng meron tayo ngayon, natangkilik, ay bahagi lamang ng tunay na nabibigay-ligaya sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos na nagpapaalam sa atin. Muli, mga kapatid, isang magandang umaga po sa inyo lahat. God bless po.